gagawin natin ay isang part pa lang ito ng ating electrical circuit na kung tinatawag ay complete circuit, no? Okay, makikita nyo mamaya, i-diagram natin isa-isa, no? Ngayon, ipaliwanag ko muna sa inyo kung ano yung parts ng ating complete circuit, no? Ang parts ng ating complete circuit, dapat meron kang source, path, or conductor na dinadaanan ng kuryente. Tapos, meron tayong valve, no? Load. Hindi yung load ng ano, ha? Na kung ano-anong network dyan, ha? Basta load. Load yung nagko-consume ng energy or kuryente ng ating bahay. Pwede siyang electric fan, washing machine, TV, basta yun yung load ninyo. Nagko-consume siya ng energy. Tapos, itong control natin ay switch. Kahit anong switch ba niyan. Kahit anong switch ba niyan ang gagamitin ninyo, pa-electronics man or mechanical, ay control po ang tawag dyan pagdating sa electrical circuit natin. Pagdating naman po dito, ang source natin ay 220 volts sa bahay natin, no, sa industry. Pwede naman siya maging source or maging source. Pwede naman siya maging source natin ay 24 volts, 12 volts. Pero ang nasa bahay natin ay 220 volts. At yung source natin ay nakadaan dapat sa ating circuit breaker, no? Meron tayong load, control, source, path. Hindi po yung source na kakilala nyo sa kapitbahay ninyo, no? Mamaya kung anong source yung ibigay sa inyo, no? Okay, wag na natin ito patatagalin. Kaya start na natin. Iwa-wiring natin isa-isa para sa inyo. Maraming salamat. Yan, mga ka-230, no? Ito, ang topic natin ngayon ay paggawa ng sirketo. Okay, yung sirketong ito, ang gagawin natin ay napakasimple lang, no? Pero napakahalaga bilang isang electrical practitioner, no? Or isang pagiging electrician, no? Or may alam sa electrical. Okay, ang gagawin natin ngayon, hindi na natin patatagalin, no? Complete circuit kung tawagin, no? Ano ba yung complete circuit, no? Ano ba yung mga parts ng sirketo or complete circuit para siya ay matawag, no? Okay. Ang complete circuit po ay binubuo siya ng valve or load or appliances nyo sa bahay or sa isang building, load, no? Hindi po TM, globe, sun, hindi po yan, no? Or token text, hindi. Load po natin ay yung nagko-consume ng power natin sa loob ng bahay. Ngayon, ang isa pa ay control. Kung saan? Switch, no? Depende po kung anong control ang ginagamit ninyo. Susunod natin ay source. Siyempre, napakalaga yung source. Hindi yung alam yung source sa kapitbahay nyo, no? Mamaya, mapahamak pa kayo kung sinong source yung kinukunan nyo, no? Ngayon, ang source natin ay yung 220 natin or yung supply natin sa bahay. 220 volts, 24 volts, 110. Yan, yun po yung source natin. Ngayon, yung path natin ay ito po yung conductor natin na kung saan siya yung magbubuo sa ating sirketo, no? Sa ating load, control, at saka source. Yung path natin ay yung conductor natin or yung wire na ginagamit. Kaya ngayon, para mabuo natin to, diyan lang kayo at panoorin nyo, mabilis lang to, no? Mabilisan lang to, kaya simulan na natin. Sabit muna natin.
Sarius DJ. Bilis matanggal or mahigpit lalo siya, no? Ikot ng konti. Abay, itong sobra na to kasi baka mag-ground pa tayo, magkadikit-dikit yung sobra na yon, kaya bawasan natin, no? At baka magdikit-dikit siya dyan sa mga bakal, mag-short circuit po yung ating ginagawa. Lalagyan lang natin siya ng mga wires or yung ating conductor, yung ating napakahalaga po nito, no? Dapat alam ng isang electrician, ng isang practitioner na ano yung kanyang control, kung ano yung gamit ng control niya, no? Yan, i-source natin ito. Yan, dito yan. Ito, lalagyan natin ito ng wire. Masyado mahaba. Ito na natin. Ito pong switch na to ay screw type, no? In-screw siya dito. Screw type po yan. Meron naman clip, no? Ipapasok lang natin. Tapos, automatic na yung maglalock. Tapos, maluwag. Maliit kasi yung wire na to. Wire na to kasi ay automotive wire kasi ang ginamit ko, dapat stranded yan, pipit na siya. Tapos ito rin yan, dapat na ganyan dito sa kabila. Napakahalaga nito kasi ito ay part 1 pa lang ng ating video sa electrical circuit, no? Meron pa tayong mga susunod na video nito about sa electrical circuit niyan. Ngayon, nalagyan ko na siya ng conductor or yung ating path, no? Daanan ng wire. Yan, meron na siyang conductor. Yan, isa kaninang wire tinanggal ko lang, no. Ngayon makikita niyo na siya, no. Ang isang complete circuit, meron dapat load or yung nagko-consume ng energy, tapos control or switch, kahit ano ba yung control mo, basta kinokontrol siya, no. Tapos meron tayong circuit breaker na galing dun sa source kasi protection na rin 'yan. Tapos meron siyang path or conductor. Ngayon, i-wiring na natin ang napakasimple nating diagram, no? Yan, isang ilaw. Yan. Ilaw. Isa sa ilaw. Tapos, yung ilaw natin, lagay natin dito sa ating control or sa sampaan ng ating switch. Para makagawa tayo ng complete circuit, no? Part 1 pa lang po ito, no? Sana sa part 2 ay andyan pa rin kayo, mga katustrenta. Okay, tapos meron na, no? Line 1 papunta sa ilaw, pangalawang terminal ng ating ilaw or lamp or bulb,
Yan, papunta dito sa switch, papunta dito sa control, at saka yung dulong wire or pot ng ating control conductor ay dito sa ating circuit breaker, no? Yan. Napakadali lang po yan, complete circuit na yan natin. Kasi maraming electrician, maraming practitioner na hindi alam kung ano yung sirkuito. Alam nila gawin pero hindi nila, parang hindi sila na-orient, no? Hindi sila trained about dun sa ginagawa nila. Kaya ngayon, kahit pa paano, sana makatulong, no? Meron tayong source, path, load, at saka control. Complete circuit na po yan. Ngayon, try na natin pailawin. Dapat yung ano natin, no, sa mga beginner, sa mga nagsisimula pa lang sa pagiging electrician, dapat naka-off, no? Ito pong symbol niya ay naka-off po siya. Pero pag sinasabi natin mga single port, double throw na switch, wala po yung symbol dito kasi hindi po natin alam kung naka-off yun o naka-on, no? Wala siya naka-indicate on ba siya or off. Basta lagi naka-on yun. Kung saan man position pag three-way switch. Pero ito single switch, makikita agad natin may indicator. Yung iba naman, pag mamahalin yung switch ninyo, ay may ilaw yan dito, may lamp. No? Ngayon, i-on natin yung breaker. No? Yung ating source, i-on natin. Yan. Yan. Sana, kahit pa paano sa maikling video na to ay naintindihan ninyo kung ano yung tinatawag na sirkuito or complete circuit, no? Complete circuit. Ulit natin, isang complete circuit ay meron sang source, meron sang path, yan, wire or conductor, meron sang load, at control. At sana sa mga susunod natin video sa part 2 ng ating electrical circuit ay nakasubaybay pa rin kayo, no? Kaya wag na wag din yung kakalimutan i-like at i-subscribe yung ating channel, Sir Boy 230 Volts, at pindutin nyo na rin yung bell dyan, notification bell, dapat naka-all para every na gagawin nating activity or videos ay updated kayo. Maraming salamat.